Ano naman ang hatol sa taong nakagawa ng ta'wil na yan? Sa mga katangian, nag-interpret siya sa mga katangian ng Allah. O di kaya sa ilan sa mga katangian ng Allah na nabanggit sa Quran at nabanggit sa sahih na mga hadith mula sa sunnah ng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Una, kapag siya ay nag-ijtihad, effort, binasa niya yung mga dalil sa Quran at sunnah, at ang layunin niya ay upang malaman ang katotohanan, at yung taong yun na nag-ijtihad ay kabilang siya sa mga mujtahidin. Ibig sabihin, nasa sa kanya lahat ang sangkap ng pagiging mujtahid. Kabilang sa mga sangkap ng pagiging mujtahid, yung malawak na kaalaman sa usulul fiqh, basis of jurisprudence, qiyas, analogy, at ma'rifatu asali bil Arab fi kalamihim, yung kaalaman sa paraan ng mga Arabo kung paano nila naunawaan ang Arabic at kung paano nila ito yung ginamit sa tamang panggamitan, at marami pang iba. Yan ay mujtahid. Kapag siya ay nag-ijtihad, layunin niya upang malaman ang katotohanan at kabilang siya sa mga mujtahidin, ngunit nagta'wil siya, nag-interpret siya, at yung kanyang interpretation ay hindi tumama sa kung ano man yung nais ipahiwatig ng Allah o nais ipahiwatig ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa isa man sa mga pangalan o katangian ng Allah o sa mga pangalan o katangian ng Allah, tunay na siya ay walang kasalanan at magkakamit siya ng isang gantimpala. Dahil sinabi ng Nabi sallallahu alaihi wasallam sa hadith na inulat ni na takhrij ni Imam Abu Dawud, ni Imam Tirmidhi, Imam Nasa'i, Imam Ibn Majah at ni Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala, iba pa, idha hakama al-hakim fajtahada fa'asaba falahu ajrani wa idha hakama fajtahada fa'akhta falahu ajrun. Kapag nagbigay hukum, kapag sinabing hukum, hindi lang yan basta-basta hatol, literal meaning yung hatol, pero sa totoo lang huwa khitabullah al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin min haythul iqtida wa takhir ila akhirih. Yan yung meaning ng hukum. Kapag nagbigay hukum ang hakim o ang mujtahid o yung judge, at siya ay nag-ijtihad, naglaan ng effort doon sa paghanap ng mga dalil, pag-ipon ng dalil, pagtitimbang-timbang ng mga dalil, gamit-gamit ang mga usul, usulul fiqh, qiyas, usulul lughah al-arabiyyah, usulul hadith, usulul tafsir, o usulul qawa'id al-fiqhiyyah, o di kaya ay usulul qawa'id al-aqadiyyah, ngunit siya ay at siya ay tumama, dalawa yung kanyang magiging reward. Reward sa kanyang pagiging mujtahid at sa pagtama niya sa katotohanan. Ngunit kapag siya ay naghukom, nagbigay hatol hukom sa isang mas'ala at nag-ijtihad siya doon at kabilang siya sa mga mujtahidin, kompleto yung sangkap ng kanyang pagiging mujtahid, ngunit siya ay nagkamali, falahu ajr. Ano yung ajr na yan, yung gantimpalang yan? Gantimpala niya sa kanyang pagiging mujtahid sa pag-ijtihad niya, sa pagsikap niya na makapagbigay ng tamang impormasyon or interpretation, ngunit siya ay nagkamali. Pero yung kanyang pagkakamali ay ma'fuhun, magfurun, ma'fuhun anhu, magfurun lah. Pinatawad siya ng Allah. Sa hadith na ito ng Nabi sallallahu alaihi wasallam na niriwaya ng mga limang ulama, Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah, Al-Imam Ahmad, at ni Imam An-Nasa'i rahimahumullah ta'ala. Ngayon, yung pangalawang uri ng mujtahid, kapag siya ay nag-ijtihad, ngunit ang dalang-dala niya ay kayabangan, pagmamalaki, pamimiloso po sa katotohanan, wala sa isip niya yung paghanap ng katotohanan o ang pagtanggap ng katotohanan na dala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at siya ding ipinarating ng mga sahaba niya, ay tunay na nagkamali siya ng malaking pagkakamali. At ano pa, bukod pa diyan, papasanin niya ang mga kasalanan ng mga taong gumaya sa kanyang interpretation haram at sumunod sa kanyang pagkakamali. Kapag nagbigay hatol siya o nag-interpret siya, nagbigay hukom o batas, nagsabata siya ng batas na mali at hindi siya kabilang sa mga mujtahid, pero nag-ijtihad pa rin siya, wala sa kanya ang kompletong sangkap ng pagiging mujtahid, tunay na siya ay nagkamali ng malaking pagkakamali at papasanin niya yung mga kasalanan na magugumaya sa kanya at mananagot siya yawmul qiyamah. Kaya nga sinabi ng Allah bilang pagbibigay babala hingil sa mga ganitong uri ng tao. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul A'raf ayah number 180, walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha wadaru alladhina yulhiduna fi asma'ihi. Yung ayah na nabanggit natin kahapon, sayajzawna ma kano ya'malun. Subhanallah. At ang Allah ang nagmamayari ng kanyang mga mabubuting mga pangalan. Kaya
manawagan kayo sa pamamagitan ng mga ito. At lisanin ninyo't layuan yung mga pangkat at grupo ng mga nagsisilihis hinggil sa kanyang mga pangalan at mga katangian, dahil tiyak na sila ay parurusahan ng Allah sa kanilang mga ginagawang mga kabuktutan at mga pagsuway at paglihis at pagligaw sa mga tao na naakay nila sa maling paniniwala at pag-unawa sa aya o hadith patungkol sa mga katangian o mga pangalan ng Allah, specifically at in general sa mga batas ng relihiyong Islam.